What's up mga boss? Yims here and today buong araw may sandstorm pero sobrang mild lang niya. Ngayon lang paggabi lumakas yung sandstorm. Anyways, it's Monday today and bukas Tuesday. 6:19 in the evening and ngayon lang ako mag-start ng vlog. Actually, punta lang akong bayan, meron kaming prayer meeting and then that's it. Ano pa bang update? Wala akong masyadong update. Pagod ako ngayong araw na to. Hindi pa ako kumakain ng kahit anong heavy. And the satisfying thing about this and boom! Grabe ang dadumi ng mga ano. Putik. Yan ang malupit dito eh. May ambo na may sand pa. So, putik ang kinalalabasan. Hindi siya masyadong halata sa camera pero maano siya, maalikabok. Hindi siya fog, sand siya. Pero hindi siya halata sa camera, bad trip. Bumili ako ng internet sim, binigyan ako ng ano, ng mask doon sa may tindahan. Ang cool lang. Wala na kasi akong ano eh, mobile data. Kaya yun. Anyways, magtitingin ako ng ano, gitara sa dito lang sa bilihan ng mga musical instruments. So that's it for today mga boss. Medyo lumala ang sandstorm natin ngayon pero hindi pa din siya ganun kalala kasi I've experienced much worst sandstorm nung mga first few years ko dito. Pero habang tumatagal nga, hindi siya nagiging ganun ka-worst. And yeah, medyo nagbabago na talaga. Dati hindi rin ganun kadami yung tag-ulan. Ngayon, ang dami niya na. And yeah, climate change happens. Anyways, yun lang. Actually, hindi naman siguro dahil sa panahon ngayon. Pero sabi nga, diba, parang nung unang panahon, yung mga ibang bansa na hindi nag-i-snow, ngayon nag-i-snow na yung mga dating tropical weather. Ngayon is, yun nga, malamig na. Alam mo yun, as time goes by, sobrang tagal na ng earth natin. Is nagbabago, nag-change talaga. Kahit yung mga rivers nga, yung mga napanood kong documentary, kaya daw mga S-shape yung mga rivers because of the flow nga nung tubig. Dapat, ang ano nga, isipin natin, ba't hindi kaya straight lang yung mga river? Pero pag may mga river na pinakita doon sa documentary, na alam mo yung dating dinadaanan ng river, ngayon, ano na siya, tuyot na siya, nasa ibang way na yung river. So makikita mo doon yung mga shells, may mga ano doon, mga shells ng isda or something ganun doon sa tuyot na lugar na yon na dating dinadaanan ng river. Kumbaga anything can happen talaga dito sa mundo natin. And yun nga, just accept it and don't panic. Because talagang mangyayari at mangyayari mga bagay na yan. Just live on it. Parang ganun na lang. Anyways, maraming salamat and see you guys sa next clip. Dahil alam ko ang iksi lang na ito. Okay naman yung prayer meeting namin. Baka nagtataka kayo. Okay naman, maganda yung sharing. May mga sharing kasi kami, mga ganun eh. And then, yun. Sarap ng food. Luto ni Tito Ding. Salmon. Sinigang na salmon. Bihirang-bihira lang din ako makatikim ng salmon. Dahil nga napakamahal na ito. Pero dito, hindi kasing mahal lang sa Pilipinas, kaya medyo affordable siya. Mahal pa din, pero affordable naman ng iba sa amin. Gaya ni Tito Ding. Anyways, yun lang. Salamat and see you guys.
So, medyo matagal-tagal na tong mga strings ko, kaya bumili ako kahapon nga ng bagong string. Although hindi pa naman siya ganun ka kalawang, pero meron na siya mga kalakalawang. Pero papalitan ko na siya. Mura lang naman yung string dito eh. Ano lang to? 40 reals. Nakikita niyo ba? Ah, 40 reals lang siya. Anyways, palitan na natin siya. Yes, so we're here sa malaking kinapa. Favorite restaurant namin ni Daddy sa East and West, and magdi-dinner lang kami. We have some masala, biryani, and malaking kubus. May side dish na vegetable, and yung sausawa nilang yogurt na parang minty. Pero masakap yan. Ang lasa. Alam niyo guys, ito yung may pinakamasarap na kubus na tinapay dito. Favorite namin ito. So what's up mga boss, Yims here, and today, yun nga, kumain lang tayo ng mga tropa peeps sa Pizza Inn. So yun. Ganito na natin para maalit na daw. Wow! By the way, ngayong mga nakaraang araw, hindi ko naman masabi na bored ako sa mga buhay ko, but alam mo yung feeling na gusto mo mag-explore, gusto mo mag-travel sa ibang lugar. Ayun. Alam mo yung sa pagkain, pag gusto mo kumain ng isang bagay, nagka-crave ka, parang gustong-gusto mo kainin. Ito naman, nagka-crave ka na gustong-gusto mong gawin na pumunta sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan and then mag-explore. Ayun, parang gustong-gusto ko na mag-vacation talaga ngayon. Especially mas lalo na pag nanonood ako ng mga vlog. Imbis na, alam mo yun, ma-feed yung eagerness ko na mamasyal. Or ma-feed na, or ma-satisfy ako sa pinapanood ko. Na parang nandoon din ako. Iba ang nangyayari. Parang ang nangyayari is gusto kong puntahan yung mga pinupuntahan nilang lugar. Ganun. So, but wala naman ako magawa dahil gusto ko din naman manood ng mga videos na yun. Anyways, may nadaan sa hakapan ko. Anyways, yun lang. Ano lang talaga. Kayo ba, na-experience nyo ba yun? Yung parang gustong-gusto nyong pumunta sa isang lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Ako, ayun, madalas, usually nga, nung hindi ko pa talaga nalilibot tong buong Jubail, talagang natingin talaga ako sa Google Maps kung ano yung mga pwedeng puntahan. So, ngayon, mukhang 99.9% talaga nalilibot ko na tong buong lugar namin. And then, yun nga sa mga kalapit bayan din na napuntahan na nga din natin, kasama kayo. So, anyways, inshallah, in God's will, soon, makapag-travel na talaga ako. Pero for sure, July, syempre bakasyon yun. So, yun, for sure, yun yung time na talaga masasatisfy itong cravings ko. Ay, buhay! Alam nyo kasi, kung okay lang sana kung ano eh, yung magli-live ka nang walang anong kalta. Sa amin kasi, syempre, unpaid leave, and then may transportation pang nakakalta sa amin kasi may transportation allowance kami. Eh, hindi makatarungan yung one day na kalta sa transportation allowance namin. So, yun yung mga factors. Plus, syempre, kung sumulubas ng bansa, airplane, yan, hotel. Madami talaga siyang gastusin. So, alam yun, ang hirap. Pero gusto mo, pero mahirap. Money matters talaga. Although, syempre, kung gusto talaga may paraan, kung gusto ko talaga, pwede naman. Pero, priorities yan. Priorities first. Ang daming factors.
life is hard. But yun nga, in time, I'm only 26 years old. Pero grabe ah, dumating ako dito sa Saudi, 22 ako. Ngayon, 26 na ako. So, hindi ko naman sinasabing na sayang. Sobrang saya ng life ko dito sa Saudi nga, dahil nga nakapagta-travel ako, nakapaglibot ako, and iba't ibang experience ang na-experience ko dito. And yun nga, sa work ko naman is sobrang blessed din, dahil hindi siya ganun kahirap. But yun nga, yung ibang passion ko sa sarili ko, like vlogging, photography, traveling, yun yung mga medyo less ko na nagagawa. So yun, pag-pray nyo na sana magkaroon ako ng next job na ang trabaho ko is mag-video, mag-vlog, and mag-travel. The ultimate dream job. So yun lang, maraming salamat. Hindi ko alam kung kailan ulit ako mag-upload ng next video ko, but medyo malabo dahil ngayong week and this medyo busy tayo, wala nang plano. Eh yeah, I'm a little bit down, or I'm a little bit not in the mood to vlog, because nga yun nga, gusto kong pag nag-vlog ako, yung nagta-travel ako, yung may bagong experience naman akong nagagawa. Talagang parang ano, reklamo time yung ano ngayon ah. Pero yun nga, hashtag, comment nyo sa baba, hashtag pray for Yims. Na sana makapag-travel siya, or sana matupad niya yung dream job niya. Ang haba. Anyways, bahala na kayo. Pero maraming salamat sa mga tumatapos ng videos ko. I really appreciated it. I really appreciated it. Yun yung tama. Bye-bye. Good night.